What's up guys? Nandito naman po ang Bicolanong Waray upang kayo ang lutuan ng mga lutuing kakaiba sa inyong pandinig, kakaiba sa inyong paningin, kakaiba sa inyong panlasa, mga lutuing hindi mo pa nakikita kahit saan, mga lutuing hindi mo pa natitikman, mga lutuing bago mo lamang napakinggan, higit sa lahat, mga lutuing kapag nilutuan mo ang iyong minamahal, kailanman ay hindi ka iiwanan katulad nito, katulad niyan. Katulad niyan at marami pang iba. Dito lamang po yan sa aking Pinas Isip Unique Cooking Style. Tara na! Halika na! Luto na tayo! So guys, andito naman po tayo at may panibago na naman tayong lulutuin, ano? Pero ngayon, ang ating panibagong lulutuin ay kakaiba po talaga ito sa inyong pandinig na hindi nyo pa nakikita at napapanood kahit saan. Ito po ay tinatawag ko na squid mushroom. So, umpisa na po natin. So, ang ingredients po natin ay walang iba, kundi syempre, squid mushroom, pussy, squid, no? Binabad ko na po yan sa patis at calamansi. Mga 5 to 6 hours po dapat na ibababad para kapit na kapit ang lasa. Galing ha? And of course, kailangan mo ng mushroom. Mas maganda kung whole ang mushroom mo. May oyster sauce ka. The main ingredients or the major ingredients, which is the kamatis or tomato, the garlic, bawang, sibuyas, or onion, and of course, the luya or the ginger. Okay, so kailangan meron kang bell pepper, black pepper, at least kahit pa paano yung puro, atong green pepper, and star margarine, of course, and atsuwete. Yan. So kailangan po natin yan sa ating lulutuin sa ngayon. So of course, ang first step, syempre, pagkasala ng kabali, ilagay mo si mantika. Ayan na. Konting mantika lang guys, hanggat maaari kung tatansyahin mo siya ay isang kutsarang mantika lamang po ang iyong ilalagay para hindi siya gaano mamantika. Ayan. Of course, kapag mainit na ang kawali, alam naman natin kung anong ating gagawin, ay ilalagay mo yung mga major ingredients. Sulit or igisa. Yan. Igisa si bawang. And of course, pag golden brown na si bawang, isunod mo si sibuyas. Yan. Ang sibuyas na nagpapaiyak. Bakit sila pinapaiyak? Kasi inuwanan ng jowa, kaya umiiyak. Yan lang po ang dahilan kung bakit si sibuyas ay nagpapaiyak. So ngayon, alam niyo na kung bakit ang sibuyas ay nagpapaya kapag ginagayat mo. Kasi iniwanan ng jowa. Okay. And then, right after, medyo gisado na ang iyong major ingredients. Isunod mo na ang makukulang kamatis na asimpopulan ng labi ng iyong jowa. Kaya lang, mas sumanap ka pa ng makula. Ayaw, iniwanan mo siya. Kaya ngayon, ang jowa mo, iiyak-iyak. Kasi, ayaw mo sa kulang labi niya. Ay, nawa, puro hugot-hugot na lang tayo. Sabi nga, guys, sa pagluluto, kailangan hindi ka seryoso. Meron nagtatanong sa akin kung bakit daw ang aking niluluto, simple, pero pang-restaurant ang lasa.
simple lang ang sabi ko. Ang sabi ko, hindi kasi ako seryoso. Kumbaga, ma-joke ako. At syempre, kailangan ng kasamang love at pagmamahal. Isunod mo na po si Lia. Yan. Kapag sa pagluluto, guys, kailangan ay may kasamang pagmamahal ang iyong ginagawa, ang iyong pagluluto. Para paglutuin mo, kahit na simple lutuin, paglutuin nila, sasabihin nila para na rin silang kumain sa mga mamahaling restaurant. So yun po ang aking technique kung bakit po ako ay masarap magluto. Sabi nila yan ha. Marami nagsasabi na masarap daw ang aking niluluto. Ewan ko lang, kung ako ba yung actors lang nila, para lang makautang. Hindi. Siguro naman ako, kasi babae naman sila eh. Magaling pala dyan ha. Hindi ko alam ha. So, kapag nagisa mo na ang iyong mga major ingredients, ang pasunod, walang iba. Si Pusi. Yan na, si Pusi na binabad mo sa patis at calamansi. Yan. Yan. Naaamoy niyo ba ang naaamoy mo, guys? Diba? Amoy na. Ano, ganyan ang kataburito? Then, lagyan mo siya ng oyster sauce. Isang kutsara lang, guys, ang ilalagay mong oyster sauce, ha? Hanggat maaari, eh, hindi maganda. Maraming oyster sauce ang niluluto. Ano masabi? Yan. Haliin mo siya, of course. And then, ilagay mo na po si Atswete. Si Atswete na pampakulay. Yan, pampakulay ng buhay. Pero bakit hindi nagkakulay? Kasi nga, inawanan. Paliw kaya tayo! So, next is, ilagay mo na po itong paminta. Pamintang puro at tunay. Parang pagmamahal. Tunay at puro, hindi pwede. Masarap ang tunay at puro dahil tunay. Pero pag peke, paasa lang yan. Kaya, yung tunay at puro po ang ating ilalagay na paminta. Okay? So, hintayin mo kung maluto si Pusi sa kanyang sabaw. And then, lagyan mo guys ng bali kalahati lang sa kutsara ng asin. Para makuha mo yung lasa at simplada. Hindi palaging adobo na lang ng adobo ang niluluto nyo po sa pusit. Kailangan makakain naman kayo ng niluluto nyo ni. Dito lamang po yan sa aking pinag-isip lutong unique or unique cooking style. Dito lamang guys. So, take man. Kung pasado na ba? Samad lang people. Okay. Ayos. Pasado na. And then, next is ilagay mo na po si margarine. Yan. Isang kutsarang star margarine lang po ang ilalagay mo. Yan. Para mas malinam. Alam mo guys, kapag ganito ang niluto mo sa jowa mong iniwanan ka, malamang babalikan ka. Kasi nakatikim siya ng lutong kakaiba sa kanyang panlasa. So yan ang technique. Kung gusto mong balikan ka ng asawa mong iniwan ka, ay... simple lang, tutukan mo lang yung channel ko. Tiyak, pag nilutuan mo siya, babalik-balikan ka na. Hindi ka na iiwanan kahit kailan. Paano masabi? Diba? Malinam-nam. Kakaiba ang lasa. Unique na, unique. Nagbibiro lang ako. Okay, ang susunod ay ilagay mo na po ito. Ang kapartner ni Pusi. Si mushroom. Yan.
Lutuin mo siya. Lutuin mo si mushroom. Diba guys? Bagong bago to sa inyong paningin. Kaya ulitin ko, kung ikaw ay inuwanan ng asawa mo o ng jowa mo, lutuan mo na siya ito. Sigurado babalik ang anak. Sandali lang to guys. Madali lang tong maluto. Galing ha? Malagyan mo ng ati ng mga to. Konti lang guys. Ganyan lang guys, kasimple ang pagluto ng putahin ito. Simpleng lutuin, lutong pambahay, pero pwede pong pang restaurant. Kaya ulitin ko, kapag nilutuan mo ang jowa o asawa mo nito, hahanap pa natin ka, hindi ka na po hihiwala yan. Yan ang tayo. And then guys, add half glass of water para medyo may sabaw-sabaw naman ang iyong pusit. Yan. And then, ilagay mo na si green pepper. Hintayin medyo malito. Isa na lang guys na ingredients ang ating ilalagay. At tapos na po ang ating niluluto. And then, ilalagay mo na po yung pangguli na siyang magbibigay ng gulay sa buhay ng isang inuwanan. Ang bell pepper. So nakita nyo, inilagay ko na. Nagkaroon ng gulay ang kanyang buhay. Yan, malapit na pong maluto ang ating lutuin ngayon na siyang magpapabalik sa inyong mga asawang humiwalay sa inyo. Konti na lang, konting hintay na lang guys. And then guys, pag malapit ng maluto ang anumang lutuin, siyempre, ang magic sarap ay hindi mawawala. Yan po ay neutralizer sa lasa. Kaya kailangan, pag hanggang huli matatapos na, maluto na siya, ilagay mo na po ang inyong neutralizer. So, yan na yan guys. Maluto na. Squid mushroom. Kakaiba sa inyong panlasa, kakaibang. Kakaiba talaga. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. So, ayan na. Luto na siya. Sauce pa lang, ulam na. Sauce pa lang, sasabihin ng asawa mo, ang galing mo naman honey. Kaya, hindi kita hihiwala yan kasi magaling kang magluto. So, paano guys? Eto na. Luto na siya. I hope so. Meron naman kayong natutunan sa aking mga lutuin sa araw na ito. So, ano pa lang kayo? Kung humiwalay ang asawa mo, lutuan mo na. Kung makikipaghiwalay sa'yo, umpisan mo nang magluto para magbago ang isip niya. Hindi ka na niya hihiwalayan. So, paano? Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye! I hope so na nag-enjoy po kayo. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share, at huwag mong kalimutang pindutin ang bell button para always updated ka sa lahat ng mga video ang gagawin ko pa. Okay? Bye-bye! God bless! Hasta la vista! Bye-bye! See you on my next vlog!